Welcome to CryptopiaCast. I am your host, Laudie, and today we are interviewing Spraky. Spraky is the community lead for YGG Philippines, and today we're going to be asking him how he got started in the Web3 scene, how he got his name, and also the secret to becoming a great community lead. So stick around and enjoy the show. Ayan nga, so nandito ngayon kasama si Boss Spraky sa CryptopiaCast, ang isang karangalan na nandito ka ngayon sa podcast namin. Thank you so much. Uy, maraming salamat sa pag-invite at happy ako na ma-share natin yung story natin dito sa Cryptopia. Absolutely. Thank you so much. So yun nga, simulan na natin to. Sino nga ba si Spraky? So, hi guys! Sa mga hindi ako kilala, ako nga pala si Spraky. Pwede Spraky, kung anong gusto niyo tawag sa akin. Ako yung community lead ng YG Pilipinas. Also, meron din kami sariling guild, yung Axie University. Dito nag-start yun sa Nueva Ecija, kung saan nag-start yung Axie Infinity. Yung name ng aming guild. Co-founder din na agad. Ayos. Taga Nueva Ecija ka pala. Oh, pre. Ano, nice, probinsyano. Man. Kaya hindi ako umiinom. Represent. Matik yun, sir. Thank you so much. Oh, yun. So, yun na nga. Nakilala natin si Spraky. Pero saan nga pa nang galing yung pangalan na Spraky? Pre, ano yan? Simula bata ako. Kasi mga maybe elementary days pa. Yun na yung parang in-game name ko eh. Nagrarag na ako noon. So wala akong maisip na name eh. Diba? Create your character, gano'n. Matase ko, may liga ako sa games. Mario, ganyan. So, may aso kasi dun sa computer shop. Pahalan, Sparky. Sparky. Okay, lagay like, Spraky para iba naman. Para hindi naman siya aso, sabi ko. Legend. So, nag-originate yung, ano, yung name na Spraky. In-game name ko yun. Up until now, yung ginagamit ko. Nice. So, napaka-unique eh. Ang ganda eh. So, siguro ngayon yung aso na ngayon, legendary na yun. Sumalangit na ba siya? Ayun, maraming salamat. So, bukod sa pagiging active mo sa Web3 scene, naging patok na patok din yung sa mga followers mo, yung short films na ginagawa mo. Mm-hmm. Paano ba siya nagsimula? Ano yung naging inspiration mo sa paggawa ng mga ito? Before ako naging isang content, masabi ko na din kasing content creator ako, even though yung followers ko very small pa lang, may small community pa lang yung sa Spraky na page. Pero nag-start yan nung nag-start ako mag-Axie Infinity way back, November 2020 pa. So, ano yan, peak of pandemic, naghanap ako ng other opportunities sa ano, sa space online. Kasi di ba, bawal yung lumabas. So, nakita ko yung Axie Infinity. Ano pa itong Axie Infinity? Kasi very big hit yung Axie Infinity dito sa, ano namin eh, sa area namin. Sa Nueva Ecija, particularly dito sa Cabanatuan. So, ni-research ko, napunta ako dun sa, ano, sa isang YouTube channel ni Kuko Crypto. Hindi ko siya kilala nun. talaga, hindi, ano, mas tao na si Kuko Crypto sa'yo at siya yung nag-introduce sa'yo sa mundo ng Axie. Actually, hindi ka na magkakilala. Napalad ko lang talaga yung video niya. Tapos, sinerge ko siya sa Facebook. Tapos, sabi ko, oh, sige, try ko. Nag-stock kasi ako before, nung pandemic. Ah, okay. So, naghanap ako other opportunities. Sabi ko, sige, try ko. Message ko yung page ni Kuko. Hindi ako na-reply. Suplado, pre. Suplado. Star Suplado, player, eh. Ano pa lang, wali YouTube niya noon. Wala pa. Ah, talaga. Nice. 1K pa lang yung ano, subscriber. Ngayon, tinan mo naman. 100K siya. So, anyways. Tapos, muli ako Axie sa kanya. Nag-start ako maglaro. Sabi ko, uy, okay ito ah. May earning potential. Tapos, nag-join na ako agad sa Axie PH community. Tapos, nakilala ko yung mga tao doon. Sila Gabi. Yan, sila Gabi Dison. Sila wow. Nick. Sila nice. Sila Ben Beckman, yung sa RDG. So, sila yung mga una din sa community. Una talaga. So, ang goal kasi nila noon para magbigay ng opportunity sa mga Pilipino kasi nga 'di ba? Kapag natin Pilipino kasi 'di ba, pandemic, ang hirap ng buhay. So ayun, nag-Axie ako. And then after two weeks, sabi ko, "Oh, ganda ng ginagawa na nagpapa-scholar sila." Binibigay na sa scholars noon 70% eh. Sabi ko, "But hindi kami mag-start ng sarili naming guild."
So doon nabuo yung AXU, yung Axie University. Kaya Axie University kasi, eh, syempre, pa-provide kami scholarship, syempre, mm-hmm. tapos nagtuturo kami sa mga, ng Axie dun sa local community namin. Then, ayun, then eventually, nagkaroon ko, napalad mo yung Play to Earn documentary ni Leia, yung founder ng Emphasis. So doon nag-start yung parang break ko eh. So nag-offer ako kay Gabby na sige assist ko, ano ba yung documentary na gagawin about those Axie. Hindi ko alam na masasama kami dun sa documentary. kasi nga gusto ko lang mag-volunteer. Eh. Then na-shoot yung video tapos naging part na rin ako ng YGG community. So, yan. Ang galing rin eh, no? Kung baga, yung challenges mo sa buhay, nagtulak sa'yo into new opportunities, yun nga yung Axie. So, napaka-swerte mo rin lang, you know, you being at the right place at the right time, and also at the same time, yung mindset mo at the time, yung ngayon tumulong sa ibang tao, bigyan ng opportunities yung kapwa Pilipino mo. So, maganda yun na... Yun rin yung gusto ko ma-achieve din eh. Bilang isang community manager nga, community lead, gusto ko rin i-share yung blessings ko, yung kung ano yung natutunan ko sa community namin sa Cryptopia. Mm-hmm. Pero yun nga, so gusto ko lang sabihin sa'yo na malaki kang role model para sa akin. Ano bang ginagawa nito ni Spraky? Kung baga, nagpapatawa ba siya sa mga videos niya? Kung baga, pero yun nga, nakakausap ko yung mga colleagues mo, mga kakilala mo, sila Abo, yan. Kumbaga, totoo ka lang tao. Yun yung pinapakita mo sa community mo. Ayun pre, tapos nung sa streaming, kaya lang nag-i-stream, kami nila Kuko, nila Shocks nun. Kasi parang to educate yung mga tao about sa Axie, about sa crypto. Kasi iba, sinasabi that time, may mga ilang groups na, ano yan, easy money yan, bili ka Axie, kikita ka dyan. Yan. Hindi eh. So naglalaro kami, tapos, iba, binibenta na sila Axie. Kami nagpo-provide, nagbibigay kami ng scholarship that time eh. So, doon nag-start kaya ako naging isang content creator dahil doon. Tapos, sobrang fun, gusto ko ginagawa ako mag-stream, kausapin yung community ko through my stream, mga videos, mga comment section. So, ayun, pinagpatuloy ko na yung pagiging content creator. Na nice. Up until now, ginagawa ko naman. Yun nga, so gumagawa ka na ng mga short films, yung mga mga sad boy films mo kung tatawagin. Ano yun, pre? Para kasing nahilig akong manood ng mga nag-filmmaking, gano'n. Way back pa. Pero wala kang background nito. Wala akong idea. Nag-YouTube lang ako. Yung Axie natunaw sa YouTube. So, pag kasi may gusto akong bagay na gawin, diretso ako sa YouTube, Google. Visual lang ako eh. Paano ba to gawin? Paano ba mag-shoot ng makikita ko parang... cinematography something. So, ayun lang. Kaya nung nagkaroon ng chance, ng opportunity to shoot ng mga short film, nagawala ko ng mga 1 minute, 2 minutes video na may story. So, tinry ko lang. And, totoo naman ako kasi warm yung pag-welcome ng mga nanonood. Oh, benta talaga eh. Yung una kong, syempre, medyo bago lang ako sa scene na to. Yung una ko nakita yung collab nyo ni Hezelia, talagang tawang-tawa talaga ako, tawang-tawa ako dun sa pag-acting nyo. Kumbaga, may pinaghuhugutan ba yung acting nyo or acting lang talaga to? Wala naman. Oo kasi, I treat everyone as my friend. Totoo yan. Plastic, basta namit kita, nakilala ito. Isang beses kahit saan, uy, kaibigan kita, iti-treat kita na parang sobrang close ko na kaibigan. Kaya never parang mawawalan tayo ng pag-uusapan eh. Yun. Ako yung tipo na pag nasa party tayo sa isang lugar, kilala ko ng lahat kasi kinausap ko lahat. Pero yun before, hindi ako ganito. Nahihiya ako. Parang na-unlock lang yung potential ko nito na lang nag-web. Paano na-unlock? Kasi ako, struggle ko din yan eh. Kasi sobrang introvert ko. Hindi talaga ako palalabas talaga. Hindi ako pala kaibigan. Pero in this space na meron tayo ngayon, dapat talaga medyo outgoing ka, medyo approachable ka. Paano mo na-overcome yan? Siguro pre, nung pandemic, di ba? Nag-start na
ano pag gagawa ko? Sabay lang ako. Parang nasabi ka ako sa tao na kakausap ko lang sila through Discord, through ano, stream. So doon lang nagpag-communicate. As once nung na-open na, may mga events na, parang it came out ano na, naturally for me. Tapos ang best part doon kasi, gusto ko yung ginagawa ko, gusto ko itang kausapin. Hindi ko ikaw kakausapin kasi trabaho to. Kailangan ko ito kausapin para magkaroon ng connections. Hindi eh. Kaya ako yung kinakausap kasi gusto ko itang makilala even sa personal level. Ano ba ginagawa ni Loud eh? Ano bang ginagawa nila Oo? Ano ba ginagawa ng YG? So yun, yun yung naging drive ko eh. Na up until now, pagka ganun pa din eh. Talagang genuine lang. Nice. Yan, makinig kayo kay Boss Spraky ha. Yan yung talaga ang technique para mag-increase yung friends mo dito sa Web3 space. All right. So, let's go back to the you being the community lead for YGG. Yan, YGG kilala yan. Isa yan sa mga pinakamalaking guilds dito sa Web3 scene natin ngayon. Bilang isang community lead, ano-ano yung mga challenges na na-encounter mo? At paano mo to na lalabanan or na-overcome? Okay. Nag-start ako sa YGG. Community member lang ako. Active lang sa Discord. Mm-hmm. Chat lang ako. May question. Alam ko isagot. Sasagutin ko lang. Yun yung parang spirit of volunteerism. Parang yun yung ginagawa namin. Walang sweldo. Walang kahit ano. Chat lang. Sagot. O, si Nate yung game ops namin. Friend ko. Naging kaibigan na din. Nakasak ko. Sabi ko, pre, may kailangan tulong. Ako mismo yung nag-offer. So, nung nagkaroon ng parang need ng someone to help si Nate dun sa pag-breed. Nag-breed kami na kasi yung unang work. So, unang work breeding ops ako. So, nag-breed kami na kasi ginagawa ko. Tapos, nung after a while, kasi ako may mga connections sa guilds, kilala ako yung mga, kasi nga, very friendly ako eh. Nagginawa nila ako, ano, guild relations overlord, hindi. GRO. Guild relations officer, guild relations manager. Oh, sige. GRO. GRO. So, ayun. And then, nitong, ano, nung nag 2023 ngayon, nag-start yung year. So, si YGPH parang gano'n na siya sariling identity. Inassign na nila as community lead. May mga challenges din, syempre. Ngayon, bear market eh. Unlike before, pre, nung kasagsagan nung bull run, nung Axie days, pre, mag-post ka lang, scholarship giveaway, yung community mo, ang laki eh. Ngayon, pre, bear market, feeling ko naramdaman nyo din eh. Parang, ano ba struggle natin? Kailangan tayo makahanap ng ways to keep yung community engage. Kasi, diba? Ayun yung community mo eh. Yung iba dyan, ay, wala na akong aksi, wala na opportunity. Aalis eh. Pero, it's okay naman sa part natin. Kasi, syempre, may mga better things to do sila. Pero, we want kasi yung mga community members natin nag-i-stay. Ba't ba nag-i-stay yung mga yan? Ba't ba nandyan yan? Kasi, gusto nilang kasama yung mga tao eh. Yun yung parang naging importante para sa community. Na, kailangan nandyan sila, hindi dahil nag-earn sila ng something, ng tokens, may reward sila, may pera or something. Dahil gusto nila yung kasama yung mismong community, yung mga taong nandun. Kaya ako yung community members namin sa YGPH. Charles is not yun, kilala ko. Kilala ko yun na ano, kilala ko yung, kung di mo kita kilala yun, na personal, kilala ko yung Discord. Alam name mo. Name mo, oo. Dahil na pag nag-engage ka. Nice. Yun nga, yun yung mga bagay na tinatry ko emulate sa pagmamanage ko din. Yun. So, thank you so much sa mga tips mo, pare. So, yun nga, medyo ibalik natin to into a lighter sense, ha? To a lighter mood. Alam ng lahat na sobrang friendly mo, na everyone na i-approach mo, babatiin mo, kumain ka na ba? Saan ang galing yun? Paano nagsimula yun? Parang sa Facebook lang ito yun eh. Parang pang open up ng conversation nila. Parang may meme. May meme sa Facebook. Naging meme nga eh. May meme sa Facebook na, uy, parang ganda naman ang buhok mo. By the way, kumain ka naman. Parang ganun. So parang yun yung way ko to open up. Parang icebreaker ko eh.
ng conversation. Kaya lahat ko yun, pagka may nilalapitan ako, hindi ko kilala. Alam na pag hindi ko kilala. First time ko. Uy, hi, hello, kumusta? Kumain ka na? Tapos natawa na kasi parang, parang icebreaker siya eh, na ma-open up mo yung sarili mo. Nagtawa na na kayong dalawa na parang, uy, ano ba, kumusta? Ano ginagawa mo? Kaysa lalapitan mo siya na, uy, hi. What do you do? Parang, wala na awkward. Ang hirap kasi mag-start ng conversation before hirap ako eh. Ngayon, wala, hindi na. Sabihin ko lang, uy, hi, hello, hi ka na. Ako nga pala si Spraky. Tapos, tatawa. Lagi akong nagpapataw eh. So, yung nag-open up yung conversation, yun yung parang start, pang start ka ng conversation. Sa babae. Sa babae lang. Nag-ako. I've seen you in action, ko baka nakita ko first hand kung paano mo ginamit 'yon. Sa mga ano, mga followers mo, mga tropa, tropang lalaki. All right, ibalik natin 'to sa Web3 ha. Kung baka yung YGG ngayon nagkaroon ng rebranding. Kung baka ano ba 'yung ibig sabihin ng rebranding na 'to at ano 'yung anong may dudulot nito para sa community natin sa Web3 scene? Okay, nag-rebrand yung YGG. Ang tawag dun sa may parang logos niya, yung logo niya. Mga runes, so hexagon, sa hexagon niya na, ano, na mga logos. So yung every piece na yun, makakabuo ka ng certain shapes. So may mga specific shapes doon na pagka pinagdugtong-dugtong mo or pinag-shamble-shamble mo, mabubuo yung isang logo ng another YGG. So kasi si YGG, di ba, Guilds of Guilds. Maraming sub-guilds yan. DAOs of DAOs. Maraming sub-DAOs. So yun yung parang, yung concept ng runes is, yung rune na yun, makakagawa ka ng different logos, ng different DAOs, ng different guilds. So parang yun yung decentralized branding niya. So parang yun yung, ano, yung unity ng mga guilds and sub-DAOs. Doon naggaling yung rebrand nung ano. Medyo malalim na. Malalim, oo. Makitinulo ko. Pero ano, yun ang maganda. Kumbaga, hindi lang siya basta logo lang na masabi lang. Kumbaga, there's a deeper meaning behind it. Kumbaga, may ibig sabihin talaga dun sa logo na yun na may meaning sa puso ng founder siguro, di ba? Or dun sa community members din. Galing! Ano pre kasi parang unity ng ano eh ng communities yung goal talaga ng YG. So, yan. Kaya nabuo yung kaya nag-rebrand tayo sa ganung sa bagong logo. Ayos. Yun nga. So, bilang isang community lead ng YGG, I'm sure it's nothing new naman yung role na yan. Kumbaga, I'm also a community manager. I'm sure there are also other people who are aspiring to be like you, to be the community lead of one of the biggest guilds in the Philippines right now. What advice, kung ano yung advice na pwede mo ibigay sa kanila para maging successful din na katulad mo? Siguro ako, ano, be yourself lang, maging gawin mo yung bagay kasi gusto mong gawin. Masaya kang gawin. Hindi dahil sasweldo ka dyan, hindi dahil may magigain ka something dyan. Maging ano ka lang, maging genuine ka lang na yung ba't ka ba nandyan, ba't ba kilala mo yung mga tao na yan, ba't ba gusto mo silang kasama, ba't ba gusto mo silang i-lead. Kasi kaibigan mo sila, i-treat mo sila as friends, hindi mo sila staff, hindi mo sila tao or what. So i-treat mo sila as friends and yun pre, maging genuine lang talaga sa ano, sa pagiging sa community, sa pagiging friends mo dun sa kanila. And then ayun, feeling ko magiging successful ka na ano, na community lead kasi yung mga ideas hindi lang naman sa iyo manggagaling eh. Ano ba? Paano ba natin magiging engaged yung community more? So, mga community members din natin eh. So, yun. Be yourself lang. Saka, ano. Ayan. Gawin mo yung bagay na to kasi gusto mong gawin at masaya ka. Yun. Yan ang siguro advice na iti-take into heart ko. Yan. Moving forward. Pre, bakit hindi ka ba masaya? Not that I'm not happy, kumbaga, hindi ako masaya, kumbaga, I'll remember it
Kasi syempre, it's not always rainbows, diba? Kumbaga, hindi laging masaya. Pero yun niya, i-taking to account ko yung advice mo, aalalahanin ko siya during the rough times. Kumbaga, ito yung advice sa akin ni Spraky. Ito yung magmamotivate sa akin para maging genuine pa at maging friendly pa more sa mga community members natin. So, ngayon, Spraky, pwede mo bang imbitahin ang mga followers mo, ang mga community members mo, or anyone who is listening right now sa show natin, sa YGG, sa mga projects mo? Okay, so hi guys, maraming salamat sa pag-invite Laudie dito sa Cryptopia podcast, and sana mag-join kayo. May mga initiatives kami sa YG Pilipinas, meron kaming metaversity where you Web3 metaversity where you learn all about Web3, mga opportunities na pwede nating matutunan dito sa Web3. Ano pa, meron kaming Crypto Festa. Yung Crypto Festa namin every Thursday night yan 8 p.m. sa YG Discord. Ano lang yan, very casual event, fun event. Nagpapabingo kami, 4 picks one word. Ngayon, Pinoyenyo. So, nagbibigay kami ng mga prizes. Ito yung way namin to engage sa community members namin. Ano pa yung product natin? Meron kaming Guild Advancement Program where you, yung tinatawag naming YGG Gap, where you, ano, where you do yung mga certain quests dun sa may platform. Meron doon mga stream 3 times a week. So may reward yun na YGG tokens at saka wow. meron ding guild badge. Yung mga guild badge na yon, yun yung magiging parang certificate mo sa mga magiging certificate mo sa Web3. Nice. Yan. Galing, galing. Thank you so much Spraky sa pag-do ng podcast namin. It's malaking karangalan talaga na nandito ka, sinagot mo yung mga tanong ko. Pero meron akong surprise question sa iyo. Hindi naman 'to mahirap, Brad. Ano lang, kumbaga ako bilang isang late bloomer sa mundo ng crypto, what is your advice? Ano masasabi mo? Mapapayo mo sa mga taong nag-aalangan pa. Kumbaga, crypto yan, ayoko yan, di ako sure dyan. Ano yung pwede mong sabihin sa kanila para ma-convince sila? Siguro ang best part para ma-convert yung mga non-Web3 people sa Web3 is join a community. Doesn't matter guys, sa community. Join crypto community, Axie community, ano pa, sa YGG community. Kung sa mga community, tingnan nyo ano yung ginagawa nila, ano yung ma-offer nila. Hindi mo naman kailangan maglabas ng pera para ma-involve sa Web3. Ang dami kong kilala na nasa Web3, very minimal lang yung binili ng something token for themselves. Parang pretty basic lang yung alam nila sa crypto. So, ang dami kasing opportunities. If you're a graphic artist, ang daming na GA, kung ano pa ba, mga multimedia. So, yan, dami opportunity. Try out muna, join a community muna. And then, see, ano ba ginagawa ng mga to? Normal na tao lang din kami. Yan nasa Web3. Hindi ito puro pera lang na, uy, ano, lagay ka dito ng pera, dadami yan. Hindi kami nag-invite na, uy, recruit kita. Hindi kami ganun. So, ang daming aspect naman ng Web3. So, asa sa'yo kung anong path yung dadaan mo. Feeling ko naman, kumbaga, at heart, we are all gamers. Kumbaga, lahat tayo masaya na nag-game. Masaya tayo na may kalaro. Kumbaga, lahat tayo nag-enjoy lang naman sa paglalaro ng mga games. So, yun. Maraming salamat, Spraky, sa doon podcast namin na isang malaking karangalan. Maraming salamat. Thank you, boss. Happy ako at na-invite niyo ako dito sa Cryptopia. Uy, shoutout sa Cryptopia family. Pasensya na, hindi ako nakapag-English kasi may notice screen. Walang problema doon. At ayun na nga, maraming salamat sa pakikinig sa aming podcast. Thank you so much for watching CryptopiaCast. See you in Cryptopia, everybody. Bye!